pangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Alas 8:37 ang ating oras po, kabayan. Nagiging issue kasi itong dagdag na komisyon ng Grab na ipatutupad do sa darating na Disyembre. Alamin nga natin, ano bang ibig sabihin nito? Si Jun De Leon ay national president ng laban TNBS. Ha? Itong TNBS at mga delivery drivers, umaapila sa LTFRB, naharangin ang dagdag na 2% commission ng Grab. So makikinabang sila ng 2%, ganun ba? Na ipatutupad sa darating na Disyembre. Jun, maganda umaga sa iyo, Jun. Good morning po. Magandang umaga, kabayan, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Tama ba ang aking pagkakaalam na 2% commission, yun ang kikitain na dagdag ng Grab? Tama po, kabayan. Ito'y dagdag na commission ng Grab sa mga drivers. Eh bakit daw? Anong binibigay na dahilan ng Grab? Ang sinasabi po nila, mas pinagandang commission dahil meron silang ibinibigay na rebate. Pero ito po, itinatago lang nila sa rebate, pero ang suma total nito, talagang magtataas ng commission ang Grab. Sa kasalukuyan ba, paano kayo na kumikita, yung mga TNBS? Okay. Ganito po, kabayan. Meron pong mga tier na tinatawag ang Grab, no? May mga platinum drivers, may gold drivers, silver, at saka members. Okay. Sa platinum, ito pong mga platinum drivers, ito po yung mga bumabiyahe ng 14 to 16 hours. Or sa madaling salita, nakaka 80 to 100 trips per week. Ano ito? Yung motor? Ito po, sasakyan po ito, kabayan. Ah, kotse ito, kotse. Okay, opo, kotse okay. Ito. Oh. Ang platinum po, sa kasalukuyan, 14% ang kanilang komisyon dito. 14% ang komisyon ng Grab. Okay. Ngayon, sa December 1, gagawin nilang 17%. Okay. So, sa 3% po ang idadagdag nila sa platinum. Ang kapalit po ng 3% ay 6 pesos per trip. For example po, sa 1,000 pamasahe, 1,000 na pamasahe, isang trip na 1,000 pesos, dati po, 140 lamang ang kinakaltas ni Grab na komisyon niya. Okay. Ngayon, sa December 1, 170 pesos na po. Pero ang sinasabi ni Grab, meron namang rebate na 6 pesos. Pero pag kinumpute mo po ito, kabayan, Lugi pa rin, 24 pesos driver. Yung driver. Bakit daw, saan manggagaling yung rebate? Bakit may rebate? Anong dahilan? Sa kanila daw po, yan po yung pinaganda nila na incentive ng driver. Pero parang ginigisa na lang kami sa sarili na yung mantika. Kita na ninyo yun O, tama po, kita namin yun. Tsaka hindi po napapanahon talaga ngayon na mag-increase sila ng komisyon dahil pataas po ng pataas ang gasolina. At sarili nyo ang gasolina, kayo ang gumagastos ng gasolina. Opo, wala pati pong ginagastos ang Grab sa amin. Pati ang maintenance, ng sasakyan nyo. Tama po, kabayan, lahat po ano ng lamang, sasakyan. Anong puhunan lamang ng Grab? Yung application po ang puhunan nila. Matagal na pong bawian, nalaki ng kinita sa amin yan Siyempre, yung pagiging Grab lang nila, ang puhunan nila. Totoo po, kabayan. At isa pa, imbis na, siyempre, kailangan kumita ang mga driver, 14 to 16 hours bumabiyahe, alam mo kabayan, pati yung mga delivery riders at sa mga cyclists ay nagre-reklamo na rin. Sa Cebu, nagreklamo na rin sila dahil sa sistema na ginagawa ng Grab. Pati yung Iloilo at Cagayan de Oro, pati Pampanga, nag-uusap-usap na para mag-Grab, national Grab off na itong darating na December. Dahil sa protesta na po talaga. Dahil alam nyo, yung Grab, puro pahirap po ang niya binibigay niya sa mga tinatawag niyang driver partners. Baka nakakaabuso rin ng Grab dahil sila ang number one, sila ang pinakamalaki at wala silang halos kalaban. Totoo po yan. Alam naman po natin na monopolyo po ng Grab itong nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Sila lang po ang dalagang player dito. Kaya sana po ang panawagan natin sa ating gobyerno, sa LTFRB, kung nire-regulate nila ang pamasahe, sana i-regulate din nila yung mga commission ng transport network companies para naman protection po ng mga driver partner nila na nagtatrabaho at nagsiservisyo sa ating mga kababayan. Okay.
So sa inyong gasolina, sa inyo ang maintenance, walang gastos diyan ang Grab, kundi yung pangalang Grab lamang. Ngayon ay madadagdagan pa ang inyong ibibigay na komisyon sa Grab. Yan ang malinaw diyan. Ay sino? Tama po yan, kabayan, malinaw po yan. Sino ang ahensya ng pamahalaan na maaaring makatulong sa inyo? Ang LTFRB po sana, kabayan. Kahapon kausap natin si Executive Director Bob Peig ng LTFRB. Oh. Natitignan nila kung saklaw nila ang pagre-regulate ng mga komisyon ng Transport Network Company. Pero noong September, nagbigay na tayo ng sulat kay Chairman Garafil, Attorney Garafil. Ang problema lang, nalipat naman siya ng ahensya. So parang babalik po kami sa zero. Magbabadala ulit kami ng sulat para ma-actionan nito. So alamin pa ng LTFRB kung sakop nila yung tungkol sa komisyon na yan, ganon? Tama po, kabayan. Ay kung hindi nila sakop, ay sino ang pwede niyong hinga ng tulong? Nako. Nagsalita na rin po, may statement po ako nakita kay Senator Grace po. Yes, dapat po ma-regulate talaga yung ganyan. Sana ganoon din po sa mga kaibigan natin sa Kongreso at sa Senado, sana magkaroon na po ng batas, protection po para sa mga delivery riders at drivers ng mga transport network company. Oo, sana makatulong si Senator Grace po kung hindi makaka-action ang Senado ngayon makakatulong sa inyo kung hindi makaka-action ng LTFRB. Ang Grab ay Singapore-based, di ba? Tama po, kabayan. Oo. Okay. Sige, malaman namin kung anong mangyayari pa dito, ha? June. Sige po, kabayan. Okay, ingat kayo. Ingat. Maraming salamat. Maraming salamat, kabayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin. Si June De Leon, ang National President ng Laban TNBS. Oras.